Napaka-easy lang ng recipe na to. We have pork and ang sauce niya. So, shall we start? Haluing mabuti ang ating butter mixture with our pork. I-fry natin ang pork hanggang maging golden brown ito. Hindi kailangan maraming oil. Yung kinamit ko, konti lang. Pero okay naman siya. While hinihintay natin maluto yung pork, prepare na natin yung sauce. Yes, tama po ang nakikita nyo. Siling labuyo po ang ginamit ko. Wala po kasing tindang green and red bell pepper eh. Quarantine kasi. Ganito po siya kalipis. Mas mabuti pong manipis para mas madali po siyang maluto. Huwag kalimutan, may piniprito pa po tayo. Habang naghihiwa po tayo ng mga rekado, huwag po natin kalimutan na may niluluto po tayo. Yan po ang ating finished product ng ating pork. Hindi pa po yan yung final product natin. Ngayon, niluluto na po tayo ng sauce. Marami po yung mantika na nilagay ko. Pero hindi po kailangan na maraming mantika. Yung konti lang. Okay na yan. So, yung ginawa ko po dyan is nilagay ko po muna yung onion. So, yan. Yan po. Gano'n, no? Iniisa-isa ko kasi pwede nyo namang isa-isa rin. Yun po. Mas masarap po kasi pag nag-caramelize siya. Pero pag hindi po kayo makapaghintay, pwede na po natin ilagay yung carrots. Tapos, saluhaluin lang po natin. Lutuin po na po muna natin yung carrots before natin lagyan ng mga sauce niya. Yan, nilagyan ko po ng 1 tablespoon ng soy sauce. Pero optional po, pwede rin hindi nyo lagyan ng soy sauce pero gusto ko po sa inyo maalat-alat. And then 1 tablespoon po ng ating suka. Pero if gusto nyo po ng mas sour, so, 2 tablespoon yung gamitin nyo. And then, next is gamit tayo ng 1 tablespoon ng sugar. Bilis naman. Tsaka, 1 tablespoon po ng ating ketchup. Yung ginamit ko po is yung banana ketchup po. Yung tamis ang hang, pwede nyo rin po yung gamitin. Tsaka, actually, glass na po yun. Kaya nilagyan ko po siya ng tubig. Tsaka, nilagyan ko. Tipid-tipid po. Tapos, nilagay ko na po yung siling labuyo. Pwede naman po hindi siling labuyo yung gamitin nyo. Pwede yung green or red bell pepper po. Pero wala po ako nakita sa ref ko. So, siling labuyo na lang po yung ginamit ko. Hintayin na lang po natin na humula ito. Ano? Humula? Simmer. Simmer po natin. Simmer na po yung ating sauce. Siyempre, taste test po muna para before po natin ilagay yung pork para malaman po natin kung okay na ba siya, kung
For example, hindi ba natin na-achieve yung sweet? Dapat ma-achieve natin yung sweet, may matamis tayong matitikman, at saka may sour. Pag hindi po kasi ganun, so hindi yun na sweet and sour part yung ginagawa natin. Ayan po. So, pag okay na siya, lagay na natin yung pork. Actually, nakuna na po yan ng isa. Kanain po ng husband ko yung isa. Hindi makapaghintay. Pero marami pa naman. So, yun po. Isimay lang po natin ulit hanggang ma-absorb ng pork yung ating sauce. And dapat lang po yung paggawa natin dito dahil kasi pag tinagalan natin is mawawalan tayo ng sarsa o yung sabaw niya po. Kasi yung mas masarap po siya talagang ilagay din sa kanin. Kasi pag masyadong dry, pangit naman din po yun. So, yan na po. Excited na po tayong tikman ng ating sweet and sour pork. Yum! So, after nyan, it's plating time. Then, after plating time, kainan na! So, ito na po ang finished product ng ating sweet and sour pork. O, diba? Pang restaurant na. So, hindi na po tayo kailangang pumunta sa restaurants or magpa-deliver, especially ngayon na malalaki yung mga charges nila. So, why not make it at home, diba? Did you enjoy my video? Don't forget to like and subscribe on my channel. At please comment down below po kung gusto na po ng mas maraming cooking tutorial sa aking channel. So, thank you for watching!